After diagnostic, we go for the open voting. So, for open voting, sino mag-o-open? Si chairman. So, we tap the open voting option. So, sabi rito, input the EB chairperson. So, kailangan yung PIN ni EB chairperson. So, ito na yung bagong enhancement ni VCM. So, makikita nyo rito, EB chairperson, poll clerk, third member. For the election day, since training to, mawawala na po itong technical support. Ha? Tatlo lang po yung makikita natin. Dito na natin ilalagay o i-assign yung pangalan ng mga EB members natin. Paano gawin yun? So, for EB chairperson, click lang po natin itong assign. Tapos, lalabas yung screen na to. Parang magta-type ka. So, lagay natin yung pangalan ni chairman. So, for this one, lagay ko lang chairman. Tapos, meron lang po tayong 30 characters for this one. So, sa lahat ng names ng EB members natin, chairman mayan, poll clerk o third member, hanggang 30 characters lang po ang pwede nating input. So, we preferably input po yung first name and last name lang. Huwag nyo na isama yung middle name para at least kumasya. Kung tama po yan, click lang po natin yung assign. Okay? So, ayun na po yung pangalan ng chairman. So, paano ruwi kung mali? Na mali yung spelling. So, wala pong edit yan. Ang gagawin mo, i-re-remove mo lang siya. Do you want to remove the chairperson? Click yes. So, bubura lang siya. Assign mo na lang uli. Tapos, pakitype lang yung tamang pangalan. So, lalagay ko lang yung pangalan ng chairperson. Lagay ko po yung pangalan ko. Then, assign. Ganun din po sa poll clerk. Assign. Then, third member. Assign. So, kung na-assign na po lahat, click lang po natin tong check button dito sa lower right ng VCM screen. So, it will generate save report and it will automatically print the initialization report. Ayan. So, makikita po natin yung initialization report. Ayan. So, nandyan yung number of registered voter. So, yung mga name ng kandidato. Tapos, puro zero votes po yung makikita natin dyan. Ayan. So, una niyang ipiprint is yung national position. Tapos, yung local position. At ito yung maganda sa enhancement ng BCM ngayon. Kung yung dati, nagsusulat ng pangalan yung mga teacher, ngayon hindi na. Kasi nga, nilagay na natin yung mga pangalan nila. So, dun sa thumb mark, andyan yung pangalan. Para sa poll clerk, thumb mark, yung pangalan. Yung mga watcher, syempre. Pirma at printed name. Pero for teacher, binawasan natin. Nandito na po yun. So, sa lahat ng report ng VCM, mag-a-appear po itong mga names ng VCM. Andito rin yung software version, OS version ng VCM natin, together with the system hash and the report hash. So, kung may mag-contest, pwede nilang i-check to sa website. Nakapost naman po yung hash natin to validate. So, we clear this report, papasign. Tapos, we will keep it to the envelope intended for the initialization report. Okay? Then, sabi po rito sa BCM, open polls completed successfully.
So, the device state has been updated. So, kanina not open. So, dapat pag-click natin yun doon, ano nakita natin? Open na siya. Kaya lang, hindi pa siya pwedeng mag-accept ng ballot. Bakit? Kasi kailangan pa natin i-hit ang go to voting. So, yung go to voting, yun yung indicator na pwede ka nang magsalang ng balota. So, magpiprint yan ng status report. O, andun ulit yung pangalan ng mga EB. So, for status report, ayan yung sinasabi ko, nandyan yung province, municipality, barangay, school, tsaka makikita mo yung status, open, number of registered voter. Ito yung importante, ballot cast, zero. So, kapag namatay si VCM mo, automatic yan, magpiprint yan ng, ay, pag clinic mo yung go to voting, magpiprint uli yan ng status report. Kung 20 na yung ballot cast mo, 20 yung mag-appear dyan. Okay, we detach this, papapirmahan uli, and we keep it to the envelope intended for the status report. Okay, has been enabled. Click natin yung done. We go to the voting process. Ito na. To get the started official event, insert one ballot at a time in any orientation in the scanner slot. So for the voting process, so meron po tayong 10 balota for FTS. So ang gagawin natin, sasabihan natin yung mga teacher natin na tawagin yung mga watcher para sila yung bumoto doon. We make it sure na sasabihin natin sa kanila na sundan yung instruction to voting na properly shaded yung mga ovals o yung mga circles, saka butuhan lang ng tama yung indicated doon. Kung vote for 1 yan, vote for 1. Kung vote for 12, vote for 12. Parang ganon. Okay? Pero kung wala namang watcher doon, pwede na yung teacher na mag-vote doon sa ballot ng FTS. So, kung okay na at tapos na po yung pag-shade ng mga ballot, that is the time na pwede na tayong mag-cast ng ballot sa BCM. So, your ballot is being processed. Wait lang natin. Your vote is being cast. Please wait. And it will print a copy of your vote or yung BBPAT. So, your BBPAT. So, meron siyang QR code sa kalaman ng lahat ng bumoto. Binoto mo. And it will be detached from the printer compartment. Meron pong envelope or box allocated for the BBPAT itself. So, ilalagay po nung botante dun sa envelope and yung box yung BBPAT natin. At mapapansin natin dito, yung ballot cast natin, nadagdagan na. Naging 1 na siya. So, kung 10 balota po for FTS, 10 balota rin yung makikita natin dito. Gusto ko lang rin i-emphasize na pwede nyong ma-encounter dun sa loading yung misread. So, pwedeng ibalik yung balota. So, anong gagawin nyo? So, kung mapapansin nyo yung sinabi ko before sa intro natin, meron kayong makikitang malaking o makapal na parang timing marks dito sa bawat kanto ng VCM. Tatlo yan eh. So, ang tawag dyan, di ba? Fiducial markings. Itong fiducial markings, ito yung mag-i-indicate kung paano i-interpret ni VCM yung balota, kung paano ba siya fined. Kung paganito po ba, paganito, inverted, o paganon. Kung meron kayong ma-encounter na misread, meron pong 4 different orientation na pwedeng ipasok yung balota natin. Kung dun sa 4 attempts, misread pa rin, that is the time na kukunin ng chairperson yung balota, imamark niya itong balota na to na misread at ilalagay niya sa minutes of final testing and sealing tsaka sa minutes of voting niya. So, hindi na po yun babasahin. So, bakit ba nag-misread? Pwedeng tamaan yung mga timing marks, pwedeng tamaan yung QR code or yung
UV ink natin, yun yung mga cost nun. So, lagi natin sinasabi na ingatan yung balota kasi isa lang yan allocated for the voter. So, yun po yung importanteng malaman natin sa balota.